are the tips that you could consider for you to become a better public speaker? So, ako mismo kinoconsider ko itong mga to. Ako mismo ginagamit ko sila sa pagtuturo, sa mga speaking engagements. So, I assure you that I've been using this and I hope they could serve their purpose on your speaking engagements. But then again, pwedeng mag-apply sa akin, pwedeng hindi maging effective sa inyo. Depende sa preference and sa, of course, personality nyo. First, tandaan natin na kapag nagsispeak tayo as a speaker, normal po, my dear friends. Normal ang nervyosin. Kapag hindi ka nina-nervyos, may problema tayo, bes. Okay? Kasi ako kahit matagal na ako nagtuturo, matagal na ako nagsasalita sa harap, nina-nervyos pa rin ako kapag nagsasalita ako sa harap. Depende na lang kung paano ko siya i-handle. Papakain ba ako ng buong buo dun sa nervyos? Yun yung tanong. So, I tell you, okay? Nini-nervyos pa rin ako kapag nagsasalita ako sa harap. Okay? Nakadepende lang kung iaalaw kung mamemental block ako dahil sa nervyos or hindi. Okay? So, kung nini-nervyos ka, by all means, yes, that's normal. Accept it. That's part of the experience. Okay? Second, okay? Kung nini-nervyos ka, there are things that you could think about or you could do for you to overcome that nervousness. So, the thing that you could do, halimbawa, nasa harapan ka na, imaginein mo na ikaw lang mag-isa na nandun. Kaya isipin mo, mga teddy bears sila, or imaginein mo, sila yung mga classmates mo, or mga friends mo na komportable ka. Use your imagination. Think of something that will make you feel comfortable about speaking in front, or isipin mo ikaw yung pinakamaganda or pinakagwapo na nagsasalita doon, at sila walang kaalam-alam doon sa sinasabi mo. Pero again, pansarili lang yon, okay? So, para lang ma-boost yung confidence mo, para hindi ka lamunin ng ideya na ang gagaling nila, ng mga experts sila. Kaya nga sila nandun, they're willing to learn, okay? So, kapag may ilaw, kasi I don't know if you experience that, kapag nag-MC, dahil nga kapag may mga spotlight, napaka-effective kapag hindi mo nakikita yung audience mo. But then again, try to look at them as well. Although minsan sa sobrang bright ng ilaw, hindi mo makita yung mga mukha. For me, it works. Kasi hindi ko nakikita yung mukha, kaya kong i-deliver ng dire-diretso. Pero iba pa rin kung you have the sense of connection with the audience. Okay? Pero kung malaking audience siya, that would work. Third, mag-prepare ka beforehand. Okay? What should we prepare? We could prepare the outline. Okay? Ako, personally ha, kapag may sabihin nila, Cindy, ikaw yung sa thoughts for the day, Cindy, magtutok ka sa ganitong topic. Kahit kabisado ko yun, kahit alam ko kaya ko siyang i-on the spot, hindi ako nag-chill, hindi ako nagpapaka, okay, I can do this. Walang ganon. Magsusulat pa rin ako sa papel. Lalo na kapag sa grad school, merong recitation, may times pa rin nakakabahan ako. I write things that I want to say para kapag dineliver ko siya, hindi ako mautal at may guide ako. Lalo na ngayon, na pandemic, na kadalasan online ang ating mga discussions, napaka-effective na ano ba naman yung mag-type ka lang sa notepad or sa word din sa gilid, and then kapag magre-recite ka, basahin mo. Then, kunwari, nakatingin ka sa camera. Something like that. Or if you have a speaking engagement, it's a virtual seminar or it's a webinar, may kopya ka, may notes ka dun sa baba. Who knows, di ba? Basta dapat hindi yung halatahang nagbabasa ka, okay? So there, nandun pa rin yung eye contact. Kumbaga, guide mo lang siya. Kasi, yun nga, normal nervous end. So what you should do is you should have your guide. But if it's an in-person, talagang harapan siya face-to-face ng matagal pa bago mangyari, just in case in the future, you could have your index cards or note cards, okay? Pero hindi mo susulat ng buong buo yung info doon, hindi mo yung buong speech na doon. Although, at times, kapag halimbawa inspirational speech na invite ka for graduation or recognition, yung iba talagang yung buong speech to serve as guide. Pero hindi nila babasahin as is. Kasi kapag binasa mo as is, it will be boring, it will be less engaging, it will be less personal. Titignan mo lang siya to check, nandiyan pa ba ako? Nandito pa ba ako? Like, for now, I have my guide, okay? Outlines lang. Pero, tumitingin pa rin ako sa inyo, at pinapa-feel ko na guide lang to at hindi ko siya binabasa directly. I still give additional inputs. Ang importante, I know where I'm going. Hindi yung salita ka ng salita tapos hindi mo na alam, hello, nasa na ako? Then you're gonna ask them, nasa na ba ako? Okay. So there. And then, again, keep them
keep them on hand. But then again, don't write everything, and you have to understand what you're saying. Okay, next. Fourth is, you practice in front of people that you're comfortable with. Okay, yes, this could be your best friend, this could be your circle of friends, your classmates, your family, your siblings. And once you're okay with that, try to practice in front of people na hindi mo naman masyadong ka-close. Like, for example, your teacher, your teacher could be an expert that you're ready for feedback. You could ask them, ano po yung pwede kong improve? Ano pa yung pwede kong ayusin? Okay? So, from there, you could already start preparing and working. You could start working on the things that you could improve with your speech or with your presentation. Okay? Number 5. Understand what you want to say, what you are presenting by heart. Hindi po effective na imememorize mo siya. Girl, I'm telling you, kapag minemorize mo yan ng buo, na-try mo na to. Definitely, when you were presenting ng declamation, minemorize mo, pero di mo inintindi. Tapos kinabahan ka, nakalimutan mo. Pero kung halimbawa, may speech ka, let's say your teacher said, okay, let's have a memorized speech. Kahit medyo magkamali kasi ibang parts, pero kung naintindihan mo, kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung pin-repair mo, kaya mo sabihin siya in another way. At hindi ka malilito, hindi ka ma-mental block kasi nga, alam mo sa utak mo kung ano yung gusto mong sabihin. Okay? Maganda nga yung may mental map tayo, which is also a part of the understanding. Kasi kapag you understand the topic by the heart, you get to have that mental image, parang yung semantic map. Ano ba yung sasabihin ko? Okay, first point, second point, third point, nandun siya, naka-fix siya sa mind mo kasi naintindihan mo nga siya. Okay? Next, tandaan mo na walang perfect na presentation. Okay? Kahit gano'n mo balibalik na rin sa mga naging experience ko sa speaking engagements, whether recorded, whether live, lalo na kapag live, wala pong perfect na presentation. Pero tandaan mo, yung mga maliliit na bagay, lalo na kung maliit na bagay lang, madalas hindi man nila mapapansin yan unless napaka-glaring ng mistake. Iba po yung simple mistake dun sa glaring at obvious na mistake. Okay? So, kung baga, may na-mispronounce ka tapos na-correct mo naman, hindi naman sila magpapatarp na ilalagay nila yung mukha mo at ilalagay nagkamali siya sa pronunciation dito unless napaka-ulit-ulit, glaring, at hindi mo kinorek yung pronunciation na yon. Okay, pero kadalasan, if you're in a classroom setting, you're a student, you're reporting, at magre-report kayong lahat, huwag kang masyadong magpatalo dun sa idea na, oh my God, nakakaya ako, baka din nila makalimutan. Girl, tandaan mo, mag-present kayo lahat, okay? Kahit nakikinig yan, deep inside, nagpre-prepare yan, kabado yan, kasi sila na yung kasunod, okay? So, huwag ka masyadong magpa-consume. Pero mas maganda, galingan mo as much as possible, try your best, kasi merong teacher sa likod na nakikinig, pati yung mga friends mo na nag-share para sa'yo, okay? But then again, kung may maliit naman na mistake at ikaw lang ang nakapansin, patawarin mo na yung sarili mo, nobody's perfect. Pero baka sabihin mo sa akin, nobody's perfect, so why practice? Wag ganun, okay? So, aside from this one, dun sa number 6, personal kong kinoconsider dahil nga walang perfect sa presentation, I usually have friends na tinatanungan ko after ng presentation, uy girl, sana, kumusta yung presentation ko? Pa-feedback naman, both good and bad aspect. Or, girl, ano yung strengths and weaknesses ng pinresent ko? Maganda ba? Naintindihan ba? Please be honest. So, kung sabihin nila yung mga errors ko, I'm happy kasi this would be points for improvement. Okay? When I was in college, I kept on saying, until now may mga times pa rin nasasabihin ko siya. But, when I was conscious about it already, I asked my friend to tell me or to count or remind me kung nakailang ama ko that presentation or sa report para ma-remind ko yung sarili ko to stop. And it was effective. Lalo na kapag for example, like this, I'm conscious. For example, like I presented, I recited, then sinabi niya sa akin, uy, hindi nakatatlong am ka. So by the next time na magre-recite ako, I'll be extra conscious of how I speak, specifically with the fillers, okay? Lastly, number 7, walang pinapanganak na pagkalabas niyo sa nanay niya is magaling na siyang magsalita sa harap. Get that exposure that you need
try to have more speaking engagements as much as possible. Ako personally, ginawa ko to sa sarili ko. I was still having that feeling of nervousness kapag recitation, tapos nagtataas ka ng kamay, madami kang nagtataas ng kamay, tapos di mo alam kung matatawag ka, tapos di mo alam kung tama yung sagot mo. Yung ka ba? Pero naisip ko, dapat i-practice ko, sige. Kasi kung hindi ako magsasalita sa harap, kailan ako masasanay? Okay? Something like that. So whenever you have the chance to speak, go for it. Pero not to the point na ikaw na si Jollibee, na bida-bida. Okay? Ikaw na lang lahat ang nag-present. Hindi po ganun. Kumbaga, you still allow others to speak. But then again, kapag may chance, kapag may contest, pag may opportunity na binibigay sa iyo, grab it. Kasi the more that you get used to speaking in front, the more that you get used to public speaking, the better you'll become. Okay? So, sana may nuggets kayo ngayon sa ating mga tips. Kasi, personally, I've been using those and I hope na may naitulong ako kahit papaano. So, with that, don't forget to click subscribe and like if you learned something. And you can comment questions kung may mga bagay kayong gustong itanong. And if you think I could help you with that. So, with that, I hope you've learned something for today's presentation or video. Okay. So, ayun. Thank you very much.